To tell the truth, though, I just don't see Manny Pacquiao beating me. And I beat him. Everybody out there know I beat him. Tila isang bata na nagtotopak matapos hindi mapagbigyan sa kanyang gusto, ang inasta ng hambog na si Adrian Broner matapos nitong mapahiya sa loob ng 12 round kontra kay Manny Pacquiao. Everybody out there know I beat him. I controlled the fight. He was missing. I hit him clean more times. I beat him. Kung gaano naman kasaya at kaangas sa press con at interviews bago ang laban, ay ganun din naman ang iniyak ni Broner nang magtapos ito. You're 29, you're fighting a man that's 40 years old. In the hood, he's old enough to be your father. Yeah. What are you gonna do to your father next weekend? I'm gonna fuck Pops up. You're gonna beat the shit out of Pops. Yeah. Because nobody believes in you that you're gonna beat Pop this next Saturday. You're gonna whoop his ass. Yeah, I'm the only motherfucker that believe in you. January 19, 2019 na magkaharapan tinaguri ang The Problem na si Adrian Broner kontra sa boxing legend na si Manny Pacquiao. Bago magkaharap ang dalawa ay nauna nang umugong ang balitang rematch sa pagitan ni Pacquiao at Mayweather. Subalit bago pa man matuloy ang rematch ay mas pinili ni Mayweather na labanan na lamang ang Japanese kickboxing star na si Tenshin Nasukawa sa isang exhibition fight sa Japan. Habang umiiwas si Mayweather kay Pacquiao, ay ang clone naman nito na si Adrian Broner ang kinalaban ni Pacman. Malaki ang tiwala ni Broner na makakaya niyang talunin si Pacquiao dahil nauna na itong tinalo ni Mayweather noong 2015 gamit ang kaparehong estilo noon ni mayroon si Broner. Let me ask you this. He fight me. But do you think... I'd beat your motherfucking ass, man. You worry about Floyd. He already beat you, brother. Do you think they're underestimating you? Because they're talking about a rematch. You think they're underestimating you? They keep on talking about rematches and... You gotta get past me first, big feet motherfucker. Kaya naman, nag-uumapaw na ang confident ni Broner at sa tuwing tatanungin nga ito ng kanyang prediksyon sa laban, ay sinasabi nito na madali lang niyang tatalunin ang tumatandang si Pacquiao. Halos tatay na nga daw ng 29 anyos na si Broner ang 40 anyos na si Manny Pacquiao dahil sa laki ng agwat ng kanilang edad. Sinasabi pa nga ni Broner na kung matatalo niya si Pacquiao, ay magiging boxing legend agad-agad siya pagkatapos ng laban. January 19th, you know, I'm gonna get serious. January 19th. I am coming to win. Fuck the money, like I said yesterday. I'm gonna be victorious. And I know they got plans, but I'm coming to let y'all know I'm fucking them plans up. They keep talking about a Floyd and Pacquiao too. Shit, he gotta get past me. And he ain't gonna get past me. Dahil naman sa tindi ng bungangan ni Broner ay kumuha na ng Ingrid translator si Pacman kung saan ito ang gagawa ng pantatrash talk para sa kanya. I just wonder, he said he's gonna knock you out. What do you think about that? What are your thoughts? Oh, that's easy to say, but hard to do. To do it. What he really meant to say is, it's easy to say, but we're gonna fuck him up, punch him in his eye, kick him his nuts. That short bitch is going down. That's what he really meant to say. Go ahead. So that's true. You're gonna be going for the knockout, Manny. Is that your strategy? I'm not predicting the fight, but I will do my best to do the same with my last fight. What you really meant to say, man? That's a bullshit. You gonna really fuck this boy up? I mean, send him back to the hood, knock him the fuck out, change his life. He gonna see about 6 different Pacquiao in the fucking ring that night. Bago naman ang laban ng dalawa ay kagagaling lamang ni Broner sa isang tabla na laban kontra kay Jesse Vargas na una namang tinalo ni Pacman. Nagtantrums din si Broner sa laban kontra kay Vargas dahil hindi nito matanggap na nauwi sa tabla ang laban. Look at his face. It looked like I beat him with that beat my Martin Luther King with, man. You know what? I'm gonna be honest. I'm an honest man. We went at it for 12 rounds. That's what we did. We ain't go at it. That's gay. We can do it again. Going at it is gay. I beat your ass. We can do it again. I beat your ass like you stole something. I beat your ass like you got suspended from school. I beat your ass like you stole my bike, nigga. Si Pacman naman ay kagagaling lang din sa isang impresibong panalo kontra kay Lucas Matisse kung saan nanalo ito sa pamamagitan ng 7-round technical knockout. Sa laban kontra kay Broner ay didepensa ni Pacquiao ang kanyang WBA regular welterweight title na nakuha nito kay Lucas Matisse. Tiwala naman si Broner na kayang-kaya niyang talunin si Pacquiao at sinabi pa nito na patutulugin niya ang boxing legend. Ating balikan kung papaano pinakain ng kamao ni Manny Pacquiao ang napakabastos na bunganga ni Adrian Broner. Round 1 pa lamang ay pinakita na agad ni Pacquiao ang kanyang bilis sa pagbibigay ng mga mabibilis na kombinasyon. Inside.
Round 2 naman ay tila nakakapanan ni Broner ang estilo ni Pacman. Tumatama na mga counter hook at mga solidong jab nito. Ngunit binigla na naman ito ni Pacman sa kanyang pambihirang bilis at kombinasyon na talaga namang nagpahirap kay Broner. Sa round 3 naman ay dinumina ni Pacman ang round na ito sa pagbibigay ng mga solidong left straight sa mukha at pati na rin sa katawan ni Broner na hindi na malaman kung paano didepensahan ang bilis at power ni Manny Pacquiao. Sa round 4 naman ay patuloy pa rin ang pagpunterya ni Pacman sa katawan ni Broner, ngunit si Broner naman ay nagpakapagpatama na ng mga counter punches nito. Sa round 5 naman ay tila ba napapagod na si Broner na di gaanong nagbibitaw ng mga kombinasyon habang si Pacman naman ay patuloy pa rin sa pagbuga ng kombinasyon sa katawan at mukha ni Broner. Round 6 naman ay nakapagpatama agad si Pacman ng solidong left hook sa katawan na talagang nakapagpahina kay Broner at muntikan pa itong bumagsak dahil sa lakas nito. Sa round 7 ay iniinda pa rin ni Broner ang sakit na dulot ng solidong body shot ni Pacman sa last round. Bugbog ang inabot nito kay Pacquiao sa round na ito sa pamamagitan ng sunod-sunod na kombinasyon na tila ba wala nang magawa si Broner para depensahan ito. Round 8 naman ay kitang-kita na pagod na si Broner at wala ng lakas dahil sa mga tinamo nito na tila ba ginagawa na lang siyang target practice ni Pacman. Sa round 9 naman ay muntikan ang bumagsak si Broner dahil sa mabilis at malakas na left hook sa mukha na pinakawalan ni Pacman na nakapagpahilo dito. Sa round 10 naman ay wala nang ginawa si Broner kundi tumakbo dahil nanghihina na ito at takot na baka mapabagsak siya ni Pacman. Sa round 11 ay sinubukan pa rin makipagsabayan ni Broner kay Pacquiao ngunit wala na itong maisagot kapag bumibitaw na ng mabibilis at malalakas na kombinasyon si Pacman. Sa final round naman ay pinipilit pa rin ni Broner na kumonekta ang kanyang mga suntok ngunit wala na itong magawa. Nakakapagpatama pa rin ng mga malilinis na suntok si Pacman sa kanyang mukha na tila ba nagmukha na lang itong punching bag. Matapos mabugbog ng 12 round ay kumbinsido pa rin si Broner na siya ang nanalo sa laban.
Kaya naman nang i-anunsyo na si Manny Pacquiao ang nanalo ay tila nagmukhang bata na inagawa ng candy itong si Broner na hindi makapaniwala na natalo siya. Habang ini-interview nga ito ay galit na galit nitong ipinaglalaban na siya ang nanalo sa laban. Gusto mo bang kumita kahit nasa bahay ka lang? Kung oo ay i-download mo na ang Masaya app gamit ang link sa baba. Sa game na ito ay pwede kang kumita habang naglalaro kahit nasa bahay ka lang. Madali lang i-download ito mga idol. Unang-una ay i-click mo lang ang download link na nasa comment section. Pagkatapos mong ma-install ay mag-register ka lang sa mismong app gamit ang iyong mobile number at hintayin ang magte-text sa iyo ng OTP o one-time password kung saan ilalagay mo naman sa verification code. At huwag kalimutang ilagay ang ating referral code na at pagkatapos ay pwede ka na maglaro ng games na gusto mo. Pwede ka ding mag-cash in gamit ang iyong GCash. I-click mo lang itong how to cash in. Maraming game na pwede pagpilian dito mga idol. May Dragon Tiger, ang Toss Coin kung saan napakadaling laruin kung saan pipili ka lang kung heads or tail, at ang Color Game na pinakapaborito ko sa lahat kung saan para ka lang naglalaro sa peryahan. At kung gusto mo nang i-withdraw lang laman ng wallet mo ay napakadali lang din dahil via GCash din ito mga idol. Ganun lang kadali sumali at manalo dito kaya mag-download na gamit ang link sa baba.